Hi everyone! Nag-celebrate si Diwata ng kanyang birthday nitong August 30. Ginanap ito sa Fernwood Gardens, Tagaytay City. Nagkaroon din ng free food sa brunch niya sa Pasay mula 10 a.m. to 3 p.m. Tingnan natin ang masasayang kuha sa birthday place ni Diwata. Okay, ngayon nakikita na natin is bababa na si Diwata dito sa parang kalesa. Ang galing yung tema kasi para siyang Cinderella ang dating. Tapos bababa siya dito sa hagdan. Ang tapos kakawin siya sa mga tao. Ang galing nga nung idea kasi parang wedding reception nga yung dating nito. Tapos yung paligid niya, dahil nga Fernwood yung pangalan nung location na to, is marami siyang fern dun sa parang bubong na nakalaylay siya. Tapos ang dating niya is parang forest na mystical. Ang galing ng pagkakagawa. So ito yung shot, yung ibang shot ng pagkakakuha kay Diwata na bumababa siya. So, ang galing ng idea, pati yung balloons, yung design. Ang galing ng event organizer na gumawa nito. Pakinggan natin yung mensahe ni Diwata. Hindi na lang saan sa nag-aakasin. Dito boy, pasok! Sana kumila kaya lang ng pinag-aakasin. Salamat sa lahat ng sponsors. And of course, hindi mabubuo to. O hindi lang dahil din sa organizer, maraming salamat sa ICTPS family, kay Boss, sa lahat ng nandito, ayaw ko na kayong isa-isahin. At siyempre kay Ma'am Gladys, sa lahat ng sponsor na nandito, ay maraming salamat sa inyo. Yun lang. Oh, palakpak na natin. Deserve na natin si Diwata, so very well. Paano ako kasaya ngayon sa sumpang saya? Hindi ko kaya na-explain. Patiin ko lang ng happy birthday yung kaibigan natin, napakabalit. Ito si Diwata, siyempre Diwata Paris. Sobrang nakaka-proud maging kaibigan ni Diwata. Ako pala, ako si Malu Lipano po, from Vendors Party List. Lagi kong tinatandaan yung kasabihan po ni Tito Borley Abundan. Yung make her nanay proud, no? Nakita ko kung gaano niya kamahal si nanay. Nakakaiyak, di ba? Kaano niya kamahal si nanay, lagi niya inaalagaan. Maaga po kasi ako na ulilahin mo. So, nakakatuwa kaya sa pinipress na ating mga Panginoon dahil po sa kabutilakan ng kanyang puso. Una po talaga para po, para sa akin po, isang pujaan sa talagang napakalaking bagay o formula po para sa pag-asenso o sa success po ay yung papaano niyo po mahalin ang magulang, papaano po niyo maging laging gagawin niyo lahat para maging proud yung nanay niyo, no? So napakalaking bagay kaya ako po Diwata, no, sana mas lalo ka pang umulat para mas marami ka pang matulungan and sana si nanay mas sumapa pa yung buhay. 73 na si nanay ngayon pero may nakita akong maganda dito. Tingnan nyo, kamukha niya si Lucy Torres. Parang siyang artista, parang may pagka Julia Barreto na Lucy Torres. Ang ganda. Ito naman si Malu Piton. So invited guest pala din nila si Malu Piton. Ang galing. Kasi dati ginagaya ni Malu Piton si Diwata at marami talagang nagustuhan yung video niya. Maraming salamat sa mga pumunta dito sa birthday ko. Sobrang natutuwa ako ngayong gabi kasi sobrang dami talagang tao. Maraming salamat sa award na binigay mo, Diwata. Andito sa Diwata Paris Overcook. Maraming salamat po sa Golden Award. Grabe. Ito naman yung mga kaibigan ni Malu Piton na kasama niya sa video. Tapos si Tikim TV din pala is invited. Sa kanya nag-upisa yung pinakauna nagpa-popular kay Diwata. Tikim TV! Yes! Palakpako na lapat pala sila sa Tikim TV. Sana yung isa. At kinhawa! Ang tao never tututo sa ibang parekta as the most loyal vlogger of Diwata of all time, Alvin TV. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una, nang binabati ko po si Diwata ng happy birthday. Ayan,
siguro pangalawang beses ko na, na nakatanggap ng laki, no? Pero sa kabila ng pagtanggap na to, eh puno rin ang bash, no? Ang dumating sa buhay ko. Pero anyway, hindi ko naman pinapansin yung mga nagbabash sa akin. Kaya tuloy lang sa buhay. Dito sa Pasay Branch si Diwata ay mayroong free food from 10 a.m. to 3 p.m. Happy birthday kay Diwata. Malaki ang pasasalamat din natin sa kanya kasi maraming mga vloggers ang nabigyan ng pagkakataon na makagawa ng video at kumita. Marami rin mga na-monetize na mga YouTube channel dahil sa kanya. Kumbaga, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Kahit na sabihin natin na maraming tao na bumabati ko sa kanya dahil masungit siya. I think lahat naman ng tao ganun eh. Kung sakasakaling nababash ka na at palagi ka lang nababash, darating ka talaga sa point na talagang mapupuno ka na. Pero ang advice ko lang kay Diwata, siguro take it as a way ng publicity. Kasi para sa akin, kahit na positive or negative yun, is publicity pa rin na makakatulong para ma-promote yung business. So, Diwata, okay lang if ever na nagkakaroon ka ng mga basher. Para sa akin, makakatulong yun para mas ma-promote. Kahit na negative yun, mapopromote pa rin yung business mo. So, happy birthday sa'yo at salamat sa lahat ng mga natulungan mo. Napakarami mong natulungan kung tutuusin eh. Kasi maraming channel na nakangailan ng requirements like 4,000 hours na manunood dun sa channel tapos 1,000 subscribers. Dahil sa'yo, maraming channel ang nakaabot nun. At saka maraming mga Pilipino na kumita. Malaki yung kinita dahil dun sa pagbablog nila sa'yo. Although yung iba nga lang ginagamit na kasi as a way of negative. Kahit sabihin na natin totoo yun, siguro it is better na instead na isabihin mo yung mali, sabihin mo na lang yung solusyon. Like kapag may nakita kang hindi maganda, patulad ng dati kasi maraming langaw, so sobrang dami kasi ng ways. Siyempre maraming tao, maraming ways. Ang nangyari talaga, kahit na iwasan mo, hindi mo mapipigilan yung pagdami ng langaw eh. So, dadami talaga. So, instead of saying na ang dami ng langaw na nandun, create a solution na lang. Like, magbumili ka ng fly trap, dali mo dun sa store, tapos ibigay mo dun kay Diwata. Tapos, o kaya ikaw na mismo maglatag dun, magpaalam ka lang na ilalagay ka lang para makontrol. Hindi man maubos, pero makontrol. And then, may mga iba pang mga sa Shopee na like fly trap na pwedeng makatulong. Kumbaga, hindi yung dumidikit tayo. Kumbaga, yung parang mechanism siya na pag pumasok yung dumatrack siya, tapos matatrap na siya sa loob. And then, yun. So, I think it will be better na instead of saying curses, I think mas maganda kung solution na lang ang bigay natin. Para matulungan din natin yung tao at saka yung kapwa natin Pilipino. So, Diwata, I would like to say happy birthday at salamat sa mga vloggers na natulungan mo. Kahit yung mga crew mo is kakaiba yung tingin pagka napunta ko dyan, pero okay lang yon. Happy birthday and I hope na there will be much more birthdays to come. That's all everyone. Salamat sa inyo panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.